It's day two. Anong oras na ba? Mag-8 na? Good morning. Good morning. Wake up. Ate. Good morning. Ate. Good morning, Ate. Dirk. Dirk. Good morning, Dirk. Hey, Ate. Wake up na. Breakfast tayo. Good morning, Dirk. Good morning, Dirk. Dirk. Ano po? Maganda daw yung palabas. Ano ka pinanood mo? A few moments later. Pag-ano muna kami, mag-almusal muna kami. Ano yun eh, libre no? Mm-mm. Libre siya, so kailangan sulitin. Basta libre dapat kahit antok na antok ka, gumising ka. Libre yun eh. Wala nang libre sa mundo ngayon. Ano, iwan na natin itong dalawa. Pag ginising mo, alam mo, napapasok ka eh. 2,000 years later. Gumising ka na. Kakain tayo eh. Tapos tulog na lang tayo ulit. Pag inintay namin gumising to, baka hanggang bukas hindi pa kami makapag-almusal. Eto naman. Eto naman si Dirk. Yan, nabubuhat ko pa yan. Pero sa sobrang likot niya, parang hindi mo na kayang buhatin. Buhat mo yan, pero ang daming gagawin. Diba, Dirk, no? Opo! Opo! Lampa ko niya ni baby ko eh. Dapat gusto ko nila magpabuhat. Buhatin mo ng buhatin. Lampa si Papa, Dirk. Dirk, lampa mo si Papa. Sagot! Opo! Opo! Yan ang ano sa bilang ayan no, kasama yan pag naging magulang ka. Oh. Oh, ayan, isipin mo bata pa lang may regla na. Ay, hindi, huwag tayo maingay. So guys, mamaya na lang kakain muna kami, maghihintay lang kami na magbabantay sa kanila, tapos pagbalik doon ibablog namin yung kung ano yung pagkain dito sa San Antonio Resort. Diba, Han? Yes. A few inches later. So, after ng ilang oras, nakarating na kami dito sa ano, breakfast na anong resto nga? Cafe Pilisa. Cafe Pilisa. So, eto, mag-breakfast muna kami. Ay, wala pa kami. Ayos lang po. So, may pera nagpa-vlog na siya. Tingnan niyo yung shorts niya. Ay! At least ako nag-juice kagabi. Tingnan mo yung soap niya. O, oh, alam niyo na guys, walang kilabot, walang toothbrush. Patulog pa din. Sulit dito sa ano, sa San Antonio, ang ganda. Sobra. Tignan niyo yung view namin, guys, ha. Ito yung view namin. Yan ang view namin. Diba? So guys, tapos na kami mag-breakfast. Pupunta na kami sa Baybay. Sa Tawid. Dito ka na, Han. Guys, andito na kami sa Baybay Beach ng Rojas City, Capiz. Yan, asawa ko. Pinatatalaga pa lang kami. Pagdating namin dito noong 2008 sa Rojas City, dito niya ako agad dinala nung hapon. Kasi sabik ako noon, Manila po, sabik sa ganito sa dagat. Sa Manginasal, umorder kami ng chicken, tapos umorder kami ng extra rice. Ngayon pala may only rice. O bata. Han, anong ang isla yan, Han? Ano? Ulutayan? Ulutayan. White sand dyan eh. Mas tatawid ka doon, pang
may bumabiyahe dyan, ayun o. Actually, meron ako nakikita na bumabiyahe doon. Parang bangkang malaki, ganun. Parang pinatag talaga habang tulog pa si Nika tsaka si Dirk. 5 years din ako natira dito eh. Dito ako nahubog. Dito nahubog yung pagkatao ko. Kaya hanggat maaari, lagi tayong babalik dito. Sa aeroplano, ilang minuto lang, 45 minutes. Pero kahapon, 35 minutes lang biyahe namin. Ang bilis ng aeroplano namin. Gumamit ng turbo. Dito, magpapahangin-hangin lang, magre-relax, unwind. Pag gusto mong tumakbo sa ingay ng Maynila, sa gulo, sa Manila, para sa akin, ito talaga yung best na dapat puntahan. Bukod sa Baguio, sa Batangas, para sa akin, ito talaga, the best dito. Sobra. Sa Roas kasi, una, mura yung pagkain. Yung transportation nila, mura lang. Handler tayo. Question and answer. Hindi ako prepared. Hindi ako, paglaan na question and answer lang to, ha? Oh, gusto ko totoong sagot lang, ha. Sige. Walang kalokohan. Sige. Bakit mo ako dinala dito sa Roas? Noong 2008. Ba't mo naisipan na dalhin ako dito? First year anniversary. Syempre, gusto kong mamit ko sila, mami. Ganun lang? Oh, andito kasi sila, di ba? Andito yung family ko before, relative sila, mama, yung mga ko. Balik ko kasi mga nakakakala ni nanay gaya. So, syempre, gusto kong mamit mo sila, mama. Kaya tinalakad na dito. Para, Sa Kapampangan kasi, kaming mga Kapampangan, pag tinanan na kami, kunyari, umalis ka. Wow, tinanan! Pag umalis ka, nagsama kayo, tinanan ka, ibig sabihin, nasawa mo na. Tinanan! Ang feeling ko nung tinanan niya ako eh. Malabukabok. Pinagsamantalahan niya ako. So, yun, ikaw naman magtanong. Tapos na ako magtanong. Bakit sumama ka? Binalik niya lang yung tanong niya sa akin. Bakit ako sumama? Una kasi mahal kita, kaya ako sumama. Ikaw pa rin pala. Pangalawa, gusto ko rin ma-meet yung parents mo. Pangatlo, syempre hindi pa ako nakakasakay ng eroplano. Na-experience ko yung pagsakay ng eroplano noong 2008. Awa ng Diyos, hanggang ngayon may kaba pa rin ako magsumasakay ng eroplano. Yun lang, yun naman yung rason kung bakit ako sumama sa iyo. So naman. Kailan tayo ulit babalik dito? After nito. Pag medyo may isip ka sa baby number 3. Sige yung least, liit? Para at least matandaan niya yung pagkikita natin. Kasi importante sa akin yung memories ng mga bata. Meron silang naibong memories ng family bonding. Kasi yun yung hindi natin talaga makukuha sa kanila. At ba't lumaki ko na maraming memories ng family. At maaari, 3 years after? 3 years? Hindi naman, huwag naman 3 years. 2 years after? 2 years yan, or 1 year, ganun. Balik 1 year, wala pa. Wala pa siya, ganun ka, kapangalan pala. Hindi, iwan muna natin siya. Parang si Dirk before nag-Hong Kong kami, dapat si Nika lang ang sasama namin, si Dirk iwan kasi wala pa siya. Tsaka ayaw niyang iwan si Dirk doon. Naku, talaga. Walang ticket doon si Dirk. Walang ticket, tatlo lang kami merong ticket. Iniyakan ko talaga si Dirk. Sabi ko, hindi ba inaalis kami na kami natin lang. So, kapag alis ako, lahat ng anak ko, kasama ko. Ayun, awa ng Diyos, yung tamang desisyon yun. Kasi talagang na-enjoy din naman yun. Tsaka, hindi tayo mapapalagay kung wala siya. Oo, tsaka si Dirk nun, hindi pa alagay. Hindi pa malikot. Ngayon, kung ano yung hindi niya kinalikot nung maliit, yun na yung kinalikot niya ngayon. 10 doble ang likot ni Dirk. Sobra. Pwede na yun, 10 doble. Sobra ang ano niya ngayon. Basta, siya yung tipong bata na hindi nag-i-stay sa isang lugar. Hyper. Para siya, ano yung mga isang tanong lang, ang daming tanong. Isa lang yun, negative. Ang gusto ko na nangyari sa buhay ko dito, natuto akong tumayo sa dalawa kong paa.
Kasi dati nung po ako, hindi ako makalakad din eh. Natuto akong ano, natuto akong sa sarili kong paa, natuto akong kumayo. Though, dati pa lang, binata pa lang ako noon, nagtitinda na ako sa divisorya, nagkargador din ako sa pinsang ko, yung mga sa KP Tower, pag may mga unan, yun, ako nagbubuhat noon. Tapos nagtinda akong kortina. Siyempre, medyas, business ng pamilya namin, medyas kasi simulat sa pool, yun ang bumuhay sa amin. Dito ako natuto. Kasi dati happy-go-lucky lang ako, gangster. Tambay dito. Benta ng kaldero ni Nanay para may panlaro ng computer. Bebenta ko yung kaldero, papakilo ko lang para may pang-computer, may pang-run online. Wala akong ano noon, walang direksyon, kumbaga. Masaya na ako sa ginagawa ko na iintay ng gabi, hanap ng kainuman sa parking. Pero si Lord mabait. Binigyan niya ako ng asawa na katulad niya, dumating sa buhay ko na magtutuwid ng landas na tatahakin ko. Hindi ako napariwara. Though kahit pa paano, siyempre masakit. Ilang taon ka nalayo sa pamilya mo, sobrang layo nila. Nagpunta ako dito sa Rojas, wala akong pamilya, sarili ko lang. Ang pamilya ko, pamilya niya lang. Kaya kung ano man yung meron ako na kahit pa paano na blessings na binigay sa akin ni Lord, shinare ko na lang din. Sabi ko nga dati, anong mangyayari sa akin kung ganito lang ako, ganyan. Malaking part ng pagsasama kasi natin yung Rojas. Oo. Kaya sa totoo lang guys, sa Rojas City lahat ako na po. Parang feeling ko yung pagkatao ko dito na po. Pero dito naman nag-start yung business eh. Dito ako nagsimula magtinda ng pabango sa Rojas. 2010. Wala pang store ng ano, friends, wala pa. Office mates, mga colleagues, mga hospitals, mga friends na nag-work sa kung saan. Alok-alok, ganun. Tapos, hanggang paikot ng puhunan. Ang labanan nun, kapalan ng muka. Talagang lagi ko sinasabi yan. Kasi, hindi ako mapapakain. Hiya. Bawal mahiya. Tsaka syempre, number one si God, si Mama Mary, lagi kami. Mahal lagi ng prayers. Sobra. Siguro dahil marami nagmamahal sa amin, pamilya namin, marami nagdarasal sa amin. Iba yung may prayers eh. Kasi kahit anong sipag mo, anong success ang darating sa'yo, kung walang prayers, hindi matimbay. Wala. So wala na kaming tatanong, masyadong mahaba na to. Tapos sabay, wala ka nang gusto pa talong wala sa akin. Wala. Baka ano pa maungkat eh. Hindi, okay na yun. Okay na yung tanungan namin. Inspiring story muna tayo. Susunod tayo yung ano. Susunod tayo mga ibang question and answer. Yung gisa-gisa portion. Gisa-gisa. Magkakaroon tayo nun ng ano, gisa-gisa portion. So guys, dito na namin tatapusin itong vlog namin. Kasi mag-ayos na kami. Maraming salamat sa inyo. Yung dalawang bata, tulog pa. Itong vlog namin tungkol sa pamilya to, sa travel, sa pagkain, kahit ano, kalokohan. Maraming salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Family Fan Vlog ng Team Manliklik. Subscribe, like, and share, guys. Thank you. Bye.